Hi guys, Kane Sports TV nga pala to. Ngayon ay pag-uusapan natin ang paparating na Game 3 sa pagitan ng Ginebra at Bay Area Dragons. Pero bago yan, ay huwag po natin kalimutan mag-like at subscribe sa ating channel. Sa paparating na Game 3 ng 2022 Commissioner's Cup Finals ngayong Merkules, kung saan tabla na ang serye, ay dito natin makikita na parehong may kakayahang manalo ang dalawang kupunan sa seryeng ito. Kayang talunin ng Ginebra ang Bay Area at kaya rin talunin ng Bay Area ang Ginebra. Sa kanilang ang unang pag-aharap ay nanalo ang Ginebra sa score na 96-81, kung saan pinangunahan ito ng ating bagong kabayan na si Justin Brownlee na kumuha ng 28 points, habang naging big factor din ang magandang pinakita ni LA Tenorio na kumuha naman ng 22 points. Nag-step up din si Scotty Thompson na kumuha ng 14 points, 9 rebounds at 6 assists. At si Sistan naman na maganda ang pinakitang depensa sa import ng Bay Area na si Andrew Nicholson ay kumuha naman ng 16 points at 10 rebounds. Hindi naging maganda ang 3-point shooting noon ng Bay Area, shooting 13 out of 42 sa 3 points. Malaking tulong din sa Ginebra na yon ang impact ng kanilang tinuturing na 6-man, ang kanilang napakalakas na crowd. Inamin naman ito ng mga players ng Bay Area na apektado sila sa malakas na sigaw at hiyaw ng Ginebra crowd. Sa Game 2 naman ay dito na nakabawi ang Bay Area, kung saan nanalo nga sila sa score na 99-82. Naging malaking factor dito ang 25 points ni Zhu at 17 points naman para kay Blankley na nag-struggle sa 3 noong Game 1. Siyempre, maganda din ang pinakita ng kanilang import na si Andrew Nicholson na kumuha ng 30 points. Naging pangit ang naging shooting noon ng Ginebra, shooting only 38% laban sa 50% field goal ng Bay Area. Maganda naman ang naging laro ni Justin Brownlee, lalo na sa opensa, na kumuha ng 30 points. Kaso nga lang, ang problema ay wala siyang masyadong katulong na local sa Ginebra, meaning na-outplayed talaga ng Bay Area ang Ginebra sa Game 2. Ngayong paparating na Game 3 ay mahirap mapredict kung sino ang mananalo sa laro. Ngayon pa natabla na ang serye. Pero asahan natin ang malaking adjustment ng Ginebra dahil sila nga ang natalo sa huli nilang laro. Siyempre, hindi papayag si coach team na maka-back-to-back wins ang Bay Area sa seryeng ito. Ginebra needs to find a way na limitahan ang outside shooting ng Bay Area at pigilan ang dominance ni Nicholson at Zhu sa ilalim. Makikita naman natin yon sa huli nilang laro na masyadong nakafocus ang depensa ng Ginebra kay Andrew Nicholson, kaya napapabayaan nila ang kagaya nila Blankley at Zhu. Sa Ginebra ay kailangang mag-step up ng mga locals offensively, lalo na si Jamie Malonzo na sobrang nag-struggle sa sering ito. Noong Game 1 nga ay naging pangit ang laro niya kahit panalo nun ang Ginebra, kung saan ay kumuha lang siya ng 3 points. Although maganda ang pinapakita niya sa depensa at mga hassle plays, pero hindi pa rin yon enough kung gusto ng Ginebra manalo sa sering ito. Noong Game 2 naman ay kumuha siya ng 10 points, pero kung gustong manalo ng Ginebra sa Game 3, Malonzo needs to produce more than 10 points. Makikita naman natin yon sa kanyang laro sa sering ito na masyadong pilit at gigil ang mga tira ni Jamie. Kaya kailangan talaga niyang mag-focus at mag-relax offensively. Bukod kay Jamie ay kailangan ding mag-step up ni na Stanley Pringle, Japet Aguilar at Jeremiah Gray ngayong Game 3, lalo na sa opensa. Huwag sana maulit sa Game 3 na puro si Justin Brownlee ang kanilang inaasahan sa opensa. Kailangan ding ipakita ulit ni LA Tenorio yung Tenorio na nakita natin noong Game 1. Kasi matapos ang kanyang magandang opensa noong Game 1, ay hindi na natin ito nakita noong Game 2, kung saan nakakuha lang siya ng 8 points, shooting 1 out of 5 behind the 3-point line. Samantala, ganun din si Scotty Thompson na hindi natin masyadong naramdaman noong Game 2, kung saan kumuha lang ito ng 9 points, 3 rebounds at 2 assists. Credits din natin yung depensa ng Bay Area sa mga guards ng Ginebra noong Game 2. Para sa akin ay mahirap mapredict kung sino ang mananalo sa Game 3, lalo na kung 50-50 ang tsansa ng dalawang kupunan na manalo sa laro. Pero asahan natin ang pagganti ng Ginebra ngayong Game 3. Sabi nga nila, sa mga ganitong serye kung saan match lang ang dalawang kupunan,
ay mas gutom at sabik bumawi kung sino ang natalo sa kanilang huling laro. Pero huwag din natin i-underestimate ang kakayahan ng Bay Area dahil hindi sila basta-bastang team. Bukod sa mga magagaling na mga players, ay magagaling din ang kanilang coaching staff, lalo na si Coach Brian Gorjan, ang kanilang head coach na pang-international level na marami ng pinagdaanan as a coach. At sa kabila naman ay si Coach Tim Cone, kung saan kilalang kilala na dito sa Pilipinas at itunuturing na greatest PBA head coach of all time. Yun lamang po para sa video ng ito. Good luck sa dalawang koponan. May the best team wins.